Okay, ang topic natin sa video na to ay tungkol sa vaccination, pagbabakuna. My name is JC De Guzman of Alpha Adventure. At ito yung tanong na ipinadala ng ating subscriber. Ang tanong niya, bakit po ba hindi pwedeng pagsabayin ang dalawa o tatlong klase ng bakuna in one occasion or session? May masamang epekto po ba sa mga sisiw? Mamamatay po ba ang mga sisiw? Sige, bago ko sagutin ng rektang yes or no ang mga to, maiksing introduction lang. May dalawang klase ng vaccine. Merong tayong tinatawag na live at ano kaya ang susunod? Ano ba ang kapalitan ng live? Dead vaccine? Hindi siya dead vaccine, ano? Pero naiintindihan ko kung bakit dead ang word na ginagamit ng iba sa atin kapag tinutukoy na natin yung opposite or yung other version ng live vaccine, no? Ano bang kabaligtaran ng buhay, live, kung hindi patay, dead, ano? Nga naman, naiintindihan natin yon. But if we want to be politically, scientifically, or technically correct, ang kabaligtaran po ng live vaccine ay killed vaccine, no? So live and killed vaccine. Nai-post ang tanong na to doon sa isa kong video wherein diniscuss ko yung aking vaccination program magmula noong 2022 para sa lahat ng mga poultry animals or particularly yung aking mga chickens, no? Rhode Island Red, Black Australorp, Cornish, Buff Orpington, yung Barred Plymouth Rock, yung diniscuss ko doon na yung Americana, no? Kaya natanong sa, siguro napansin ni subscriber, bakit kaya one at a time ang vaccination program ni Alpha Adventure? Bakit hindi niya pagsabayin yung, halimbawa, bakit hindi na lang niya pagsabayin yung Newcastle disease B1 with IB at saka yung gamburo? Bakit ginagawa pa niyang 1 week apart ang bawat isa? Eh may naririnig ako sa ibang tao, sabi nila may 3-in-1. Merong 5-in-1. Totoo naman na merong 3-in-1, may 5-in-1 vaccines. Hindi naman lingid sa kaalaman ko yon, no? Pero kahit kanino nyo itanong doon sa mga agri supply na may in-house veterinarians, no? At sa totoo lang kahit hindi nyo itanong eh. Kahit basahin nyo lang doon sa label sa kahon ng vaccine o kahit i-google nyo lang, makikita nyo doon na lahat ng mga 3-in-1 tsaka 5-in-1 vaccine sinasabi doon, bago nyo i-administer itong mga 3, yung mga combo na to, 3-in-1 tsaka 5-in-1 na to, kailangan nabigyan muna sila ng yung solo, no? Solo na vaccine, yung live vaccine. Kasi yung 3-in-1 and 5-in-1, killed vaccine sa mga yan. No? Killed vaccine sa mga yan. Now, sinasuggest ng animal science related books na bago ka magbigay nitong mga booster shots, usually mga booster shots yun eh, no? Mga 3-in-1, 5-in-1, sinasabi doon na kailangan nakapagbigay ka muna ng live vaccine na version nung mga nakakombo na yun. Halimbawa dito sa Tarlac City, meron akong alam na vaccine na 3-in-1 combination siya ng Lasota, Newcastle disease Lasota, combination siya ng infectious bursal disease vaccine o yung gumburo, combination rin siya ng IB o yung infectious bronchitis na vaccine. Tatlo siya, no? Sa isang vial. Ano-ano meron nandun? Lasota, IB, tsaka gumburo. Ngayon, based on my research na nabasa ko na winawarningan niya ako na bago mo ibigay yan, nakapagbigay ka na ba ng individual na live vaccine ng bawat killed vaccine na nandyan sa 3-in-1 na yan? O, ano ibig sabihin nun? JC, bago mo ibigay itong 3-in-1, magbigay ka muna ng isang live vaccine ng Lasota. Pagkatapos, yung gamburo. No? So, yan po pwede yan. Now, may mga live vaccine din naman na pwede mong pagsabayin. Ano yan? Di ba binanggit ko doon sa iba kong mga video na yung Newcastle disease B1B1, ang nire-recommend ako ay hindi lang yung plain na B1B1. Ano nire-recommend ko doon? Yung mayroong IB, B1B1 plus infectious bronchitis. So 2-in-1 yun.
pareho silang live vaccine. Yun po pwede yun, no? Pwede nating pagsabayin yun. Ayon sa study, wala silang nakita ang significant na side effect doon sa manok natin kapag pinagsabay natin ng dalawa. Ayan. So, yan, pwedeng pagsabayin yan. Ano pa? Ano bang kasunod? Sige, ilalatag ko lang ha, kung ano ba yung vaccination program ko. Day 1, unang araw, paglabas sa incubator, sa hatcher, ano binibigay ko? Newcastle disease B1, B1 plus IV. Tapos, day 7, yung IBD, yung infectious bursal disease vaccine o yung commonly known as gumburo. Day 14, Newcastle disease Lasota plus IV. So, 2-in-1 na naman yan, no? Parehong live vaccine yan. Day 21, fowl pox, kontrabulutong. Then, day 28, yan ang coryza vaccine. Ang coryza killed vaccine yan. No? Kaya pwedeng ibalik sa chiller. Yung tira natin, no? Basta hindi siya contaminated, no? Basta tsaka yung temperature ay between 2 degrees and 8 degrees centigrade, no? So nailatag ko yung vaccination natin, no? So doon nakita niyo na meron pala akong meron pa lang 2 in 1 na live vaccine do sa aking vaccination program. Ngayon, ang tanong ni subscriber, may masama bang epekto sa mga sisiw? Kumporme kung ano yung pinagusto mong pagsabay-sabayin, no? Halimbawa, naisipan mo, pagsabay-sabayin ko kaya lahat yung vaccination program ni Alpha Adventure sa day 1 o kaya sa day 28 nila doon ko ibigay yung limang yun? Hindi po pwede, no? Sa tao na lang, nung bang binakunahan ka ng COVID-19 vaccine, mininsanan ba nila yung una, yung primary vaccine, tapos booster shots na tatlong sunod-sunod? Isang upuan? Hindi, di ba? Hindi nga days ang pagitan ng bawat booster shots . Halos mahigit 10 sa akin . Yun ang pagitan. No? So, dun na lang, it's very commonsensical na hindi pwedeng pagsabayin yung ibang mga vaccines. No? Dahil kung po pwede lang yan, matagal na sana may ginawang available sa market na 5-in-1 na kung saan nandun na si IV, si B1, nandun si Gamburo, nandun si Lasota, nandun si Fowlpox, nandun si Coryza, sabay-sabay. Hindi po pwede, kaya hanggang ngayon walang existing na ganong bakuna. No? Kasi makakasama sa ating alagang hayop. No? Huwag natin kakalimutan, yung Coryza vaccine, yung COVID vaccine, literal na COVID yun, literal na virus yun. Attenuated lang, pinahina. No? Pinahina. No? Ma-activate siya kapag na-combine na siya sa antibodies natin. No? It's the same technology din sa mga bakuna para sa mga hayop. No? Attenuated vaccines, na-activate sila kapag integrated na sila sa mga antibodies natin, sa katawan natin, no? So and also that's the reason kung bakit 'di ba nung binakunahan tayo COVID, tinatanong muna may sipon ka ba, nilalagnat ka ba, may allergy ka ba, no? Sa mga manok ganun din, no? Although hindi mo tatanungin ng manok may sipon ka ba, hindi naman sasagot 'yan. So kaya you have to observe, bagsak ba ang pakpak na itong babakunahan ko sana? Nagsosolo ba sa isang sulok itong manok na babakunahan ko? No? Hinahabol ba niya ang hininga niya? Matamlay ba siya? Kumakain ba siya? Ano bang kulay ng ipot nito? Mukha bang may sakit ang kulay ng dumi nito? You have to check first. So do not vaccinate sick or seemingly sick birds, no? Para maiwasan na syempre naman may iniindang sakit na nga, bibigyan mo pa ng virus. Eh, lalong magkakaano yan, lalong mananamlay yan, di ba? Isipin mo na lang, nung tuturuan ka ng COVID, let's say, namimilipit ka sa sakit ng tiyan mo, masakit pa ulo mo, may tarangkaso ka pa, o bibigyan ka pa ng COVID vaccine. Nung unang turok nga sa akin ng COVID vaccine, nag-chill ako . Isipin mo na lang kung nagsabay-sabay yun, nag-chill ka na, masakit pa tiyan mo, masakit pa ulo mo, etc. etc. Diba? So, mamamatay ba ang sisiw kapag pinagsabay-sabay yung mga hindi dapat pagsabay-sabayin? There's a chance, no? Baka nga mag-seizure yan . Sipin mo na lang yan, sabay-sabay mo yung Coryza, Fowlpox,
Gamburo, B1B1, Lasota, no, infectious bronchitis vaccine. So kaya nga may programa tayo, no? Kahit naman sa mga bili, sa mga ano, sa mga tindahan ng mga pagkain ng mga Texas, mga fighting cats, no? May pinamimigay silang mga pulietos dyan na vaccination program. Makikita nyo naman dun talagang may interval yung vaccination, no? Wala kayong makikita. Pupusta ako, sige. Wala kayong makikita ang vaccination program ng kahit anong manufacturer dito sa buong Pilipinas or maging sa buong mundo na yung pulietos na ibibigay sa'yo, makikita mo sa vaccination program, sa ganitong araw, bigay mo lahat itong 18 to. Walang ganun. Walang ganun. No? So, pwede naman kayo magtanong sa AgriSupply. Tanongin nyo lang, lalo na yung mga may in-house veterinarians, tanongin nyo, sir, ma'am, meron ba yung mga combo na vaccine dyan, yung magkapares na, malimbawa, 3-in-1, 5-in-1, 4-in-1, tanongin nyo. And then, kapag sinabi niyang meron, tanongin nyo, anong brand? Take note nyo, ano po spelling? So, you can do your due diligence pagdating mo sa bahay, Google mo naman, ano? Para ma-confirm mo kung tama ba yung in-explain sa'yo nung nakausap mo. Huwag ka lang amin ng amin, no? Kahit veterinarian pa yung nakausap mo. Ako, ganun ginagawa ko eh, no? Pagka-uwi sa bahay, check kung tama ba, no? Minsan chine-check ko pa nga pati pronunciation eh. Tama ba pagka-pronounce nung nakausap ko? Chine-check ko pa yan, yes. Oh. Malay mo, mali pala pronunciation. Baka pag kinuwento ko, ako yung pagtawanan, no? Oh. So, and then tanungin mo rin siya. Yan po pang 3-in-1 na yun, pwede kong ibigay ka agad or mayroong pang mga ano yan, prerequisite kumbaga, no? May mga dapat ba akong maunang ibigay muna bago yung 3-in-1 na yan? Mga anong edad ko pwede ibigay yan? I-take note mo kung ano sasabihin niya. And then pag uwi mo, i-search mo rin sa Google. Pagtugmain mo, pagbanggain mo yung sinasabi ng nakasulat doon sa, for sure, yung manufacturer niyan, dinocument yan online eh. May manual na yan sa online eh. Pagbanggain mo yung sinabi nung nagbenta sa'yo plus yung official documentation. Kung hindi tumugma, ang sundin mo yung official documentation. Kaya mahalaga ang due diligence. Minsan kasi nakakamali din yung nagbebenta. No? Ako, pwedeng magkamali din. So, kaya lahat ng sinasabi ko, i-Google nyo rin. To verify. Diba? So, ayan. I think hindi lang itong mga tanong na tinanong sa akin ang nasagot ko sa video na to, no? I hope so. At sana eh, natulungan ko kayo sa pagkakaroon ng magandang biosecurity sa pamamagitan ng pagkakaroon ng vaccination program sa inyong mga poultry animals, regardless kung ilang bilang pa yan, no? So, kung naghahanap kayo ng mga Rhode Island Red, check nyo lang ang description ng video na to para dun sa link kung saan kayo pwedeng bumili. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock and poultry farming.